Papa, welcome. Welcome to my channel. Kumusta na kayong lahat? I hope maayos ang tulog nyo. Maganda ngayon kasi hindi masyadong mainit. Yan nga lang, walang araw. Pupunta ako rito kasi bala akong mag-jogging para naman makaranas ako ng maagang araw. Hindi yung puro katanghalian tapat. Yan nga lang, hindi ako sinwerte kasi hindi nagpakita yung araw. Siguro may lakad siya ngayon kaya hindi siya nagpakita, pero maganda naman kahit paano. Ako may nakita. Yeah! Andito ako ngayon sa Santa Maria, mga kapapa, dito sa may malapit sa munisipyo. So kung nakikita niyo sa background, ayan yung ilog ng Santa Maria. Alam niyo, maraming nanguhuli dyan ng talapia hanggang ngayon. At naibibenta nila yon. At syempre kahit papaano, mas fresh naman yan kaysa sa mga frozen, di ba? Alam niyo naman, dapat kapag frozen, hindi niyo na yung kinakain. Kasi ang frozen, ang tawag dyan, let it go! Let it go! Diba? Ang corny mo, papans, ang aga-aga. Oh, ganun talaga. Anyways, bakit ko nga ba pinagpapapakita ito sa inyo? Wala naman. Naisip ko lang, para ma-encourage din kayo, na makita nyo kung paano talaga ang kalikasan kapag na-preserba. Alam nyo, sa totoo lang mga kapapa, hindi naman talaga tayo dapat na kumakain sana ng mga pagkain na may preservatives at hindi na sariwa. Yun nga lang, dahil sa takbo ng panahon, sa mga pagbabago, sa bilis ng progreso, ay naging bahagi na ng buhay natin ang mga pagkain na may preservatives. Pero aminin natin din, hindi, wala namang naibubuti yan sa ating mga katawan. Actually, ang sakit, dyan naman ang gagaling. Yung mga sakit ngayon, wala naman yan nung unang panahon. Bakit? 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 Kasi wala naman talagang preservatives ang pagkain mo. Tama ba? Imagine niyo pag kumain ka ng corned beef, ilang taon na kayang patay ang baka na yan? Yeah. Pero kinain mo, nasarapan ka pa. Tama ba? Dahil sa dami ng pampalasa. Actually, hindi naman ako against dyan kasi wala naman tayong magagawa. Pero alam nyo, mga kapapa, darating ang panahon talaga, mahirapan tayo sa pagkain. Paano na lang kung wala kang tanim? Paano na lang kung wala kang itinanim? At paano kung wala kang alagang mga hayop? So siguro panahon na ngayon, hindi pa naman huli ang lahat. Sabi nga nila, baka by 2030, malaki ng pagkumago. Huwag nating hintayin yun. Huwag nating hintayin yung inirarasyon pa ang pagkain bago tayo magtanim at mag-alaga. Simulan na natin hanggat kaya. Pwede ka nang magtanim ng gulay kahit sa paso. Huwag mo nang gayahin itong mga to kasi malalaking lupa nila. Okay lang yan. Alam nyo, ako meron nga akong mulberry na talaga namang namumunga araw-araw, ang dami. Pero alam nyo, nakalagay lang yung sa sako. Wala pang 6 inches ang lupa na inilagay ko doon. Ibig sabihin, pwede naman. So marami tayong magagawa basta gusto natin. Dahil pag gusto may paraan, kung ayaw mo, sigurado marami ka rin dahilan. Tama ba? So isa lang naman ang gusto kong sabihin ngayong umaga. Nais ko lang magmagandang umaga dahil napakaganda ng umaga. At laging tandaan, ito ang inyong kapapa na laging sa inyo'y nagpapaalala. Kapatid, kapapa, mahalaga ka. Kaya huwag mo isipin na wala kang kwenta. Ano ka ba? Mahal ka ni Lord. Ah, syempre, mahal din kita. Ikaw pa. So magmahalan tayo sa taong paraan para ang buhay maging magang sa isa't isa. At ipapakita ko sa inyo yung mga puno rito. Okay ba yan mga kapapa? Muli, salamat sa mga nanonood, sa mga tumatangkilik. Founder, sabi Bakiran, maraming salamat. Salamat din kay Lynn's Beauty, ang channel mong napaganda at napakaraming tips sa paghalaman. Idol, maraming salamat. At sa tip, at sa lahat, yung kababata ko, si Wowa, Wowa Max. Maraming salamat din. Okay, so God bless us all. Bye-bye! Ayan, ito guys, oh, dito lang to sa may Santa Maria, sa mismong bayan, malapit sa munisipyo. Ayan, dito ilog yan eh, ilog. Ayan. Maraming nauulit dyan ng mga tilapia hanggang sa ngayon, actually. Ito naman, ito terminal ito eh. Ayan, terminal to ng mga jeep na pa-monumento sa pagkakaalam ko ha. Kaya lang, ang natutuwa ako rito, ito, kita nyo naman, ang mga puno, matatandang puno. Actually, doon, merong puno ng apple mango at talagang nakakaingit ang bunga niya. Kaya lang, dahil hindi naman yun sa akin, syempre, naingit na lang ako. Ay, grabe guys, ay, naku mga kapapa, ang lalaki ng bunga niya at pulang-pula. Okay, so, ayan, no? Kita nyo naman ang mga puno, puno ng akasya,
puno ng kabalyero ata yun, no? Yun sa kabila. Ayan. Kabalyero ba yan? Yung may mga ma-orange na bulaklak. Ano. Di ba? Napakaganda kapag naingatan natin ang mga kalikasan kasi talagang yan ang nagbibigay sa atin ng maayos na hangin at malamig na temperatura, lalo na ngayon napakainit, di ba? So sana ma-preserve ito, sana yung mga may-ari nito ay hindi naman matempt na ibenta ang kanilang mga lupa para nananatili ang mga puno na talaga namang napakaganda ng epekto sa atin kapaligiran at sa atin mismong mga sangkatauhan. Diba? Isang araw magkakaroon din ako ng ganyan. Pag nagsilaki na yung mga puno ko, lupa na lang ang kulang eh.